Kamusta mga kabutete? Welcome back sa ating channel, Mushroom Kitchen. Today, ang recipe natin ngayon ay madali lang, mushroom sisig. Sa ating ilang taga-suporta na si Ian Panahon at Justoni Villegas. Ang request nila, mushroom sisig. Kaya para sa kanila, lulutuin natin ito. At kunin ko na rin ang pagkakataon nito para batiin ang ilan sa ating mga taga-suporta. Shoutout nga pala kila Chester ng Pumaseno, Vincent Dacanay, Wilbert Bistro, Kim Carlo Cortez, JC Gutierrez, Ivan Venturina, at Jones Kevin Mabilin. So, ano pa hihintay natin? Simulan na natin lutuin ito. Narito ang ating mga sangkap na kailangan. Meron tayong mushroom, mayo, calamansi, black pepper at saka MSG, rock salt, meron tayong sibuyas, sili, at saka pork cubes. At saka meron din tayong tokwa. Gagamit din tayo guys ng tokwa pang sama sa ating mushroom sisig. Tara, simulan na natin kung paano ito gawin. Kanina, hinugasan natin yung mushroom natin. Kailangan natin siyang pigain para matanggal yung excess na tubig. Pigain nyo lang siya ng madiin. Yung alam nyo nang matatanggal yung tubig niya. Para pag nilaga natin, ma-absorb nyo yung lasa ng pagpapakuluan natin sa kanya. So guys, ilalagay na natin yung ating mushroom. So, ingat din kayo guys, baka mapasok kayo sa paglalagay. Make sure safe kayo sa pag naglagay kayo ng mushroom natin. So, takpan lang natin siya ulit. So, ito na guys. Kumukulo na ang ating mushroom. Ilalagay na natin ang ating pork cubes. Kailangan guys kumukulo para mabilis malusaw yung pork cubes. Lusaw na yung ating pork cubes, pwede nyo siyang lagyan ng konting paminta. So guys, takpan lang natin ulit. A few moments later. So ayan guys, tapos na natin pakuluan yung ating mushroom. I-drain na lang natin siya. So ayan guys, tapos na natin siyang ilaga. Na-drain na rin natin. So ayun mga kabutete, natapos na natin ilaga yung ating kabute. Na-drain na rin natin. Habang pinapalamig natin ang ating kabute, prepare naman natin ang ating tokwa. Ayan guys, slice lang natin. Okay lang na ganito kahaba guys. Iprito naman natin saka i-chop naman siya mamaya into pieces. Ganda yung nabili natin tokwa guys, bagong gawa pa siya. So ayan mga kabutete, tapos na tayo maghiwa ng tokwa. Magpipirito naman tayo ngayon. Ayan guys, magpipirito na tayo ng ating tokwa. A few moments later. Mga kabutete, bilingin lang natin siya ng ating tokwa. Ayan, medyo luto na siya. Hirap lumitin ang tong natin guys ha. Lumalaban pa. So mga kabutete, yung sisig nga pala natin, dalawang version yan. Pwede natin i-fried yung mushroom natin. At ito nga yung ginawa natin yung isa, yung nilaga natin. So yung kakain kasi ng ginawa natin na to, eh, medyo may mga edad na, head conscious na sila. Kaya ang ginawa natin ay yung mas healthy, less oil talaga. So guys, kung gusto nyo ng burrito yung kabute, yung crunchy, ang kailangan nyo lang idagdag sa ingredients natin, kasaba flour, para crunchy yung kabute natin. Pero yung nakita nyo ngayon,
walang flour siya kasi nga laga natin yung kabuti natin. So okay na mga kabutete, luto na yung ating tokwa. Haluin na natin siya sa pan. I-drain nyo lang yung oil. Then lipat na natin sa ating chopping board. Pwede na natin siyang i-chop ngayon. Kailangan natin ng tinidor kasi mainit guys. Mainit pa yung tokwa natin. Slice nyo lang siya ng pahaba muna ganyan para mamaya madali na siyang i-kudrado. Nakita nyo naman guys yung tokwa natin. Crunchy yung labas niya. Yung loob niya. Malambot. Tama-tama lang sa ating sisig. Guys, natapos na natin siyang i-chop. Lipat lang natin siya sa ating maghahaluan ng ating mga ingredients. So, ayun yung mga kabutete, natapos na tayo mag-chop. Ngayon, ililipat na natin siya sa ating lalagyan ng maghahaluan ng ating sisig. Ngayon, lipat na natin siya dito. Kabutete, natapos tayo sa tokwa. Ngayon naman, i-chop natin ang ating pinalamig na basho. Guys, chop nyo lang siya. Kinasama yung daliri nyo para hindi masama sa ating sisig. So ayan guys, na-chop na natin ang ating mushroom. Ngayon, lilipat na natin siya, isasama natin sa tokwa. So guys, sama lang natin siya sa tokwa. Guys, pre-prepare naman natin ang ating mga iba pang sangkap. So mga kabutete, maghihiwa na tayo ng sibuyas natin para sa ating mushroom sisig. So guys, napino na natin ang ating sibuyas. Sama na natin siya sa ating hiniwa kaninang tokwa at saka sisig. Guys, samasamayan na lang natin siya dito guys. Madali na. Ito na pinakamadaling proseso ng recipe na ito. Halo-halo lang tayo ng mga ingredients natin. Sunod na natin ang ating kalamansi. Hiwain na natin ang ating kalamansi. So, hindi natin siya ginujuice lahat para hindi masayang yung kalamansi natin. Kasi baka, para matansya natin yung asim niya. Ayan guys. So guys, ayan, kalamansi. Gain lang natin. So, wala pa tayong budget, kaya wala tayo sa laan. Tinidor lang gamitin natin. Ayan, lagay lang natin. So ayun mga kabutete, nalagay na natin ating kalamansi. Luin lang natin. Pinaka-importante dito guys, yung kabute. Ah. Kasi main ingredients natin. Saka yung sibuyas din, importante din yan. Pampagana natin yan eh. Yun daw pampagana ng mga matatanda nung araw. Lagyan na natin siya ng asin. Yan. Saka yung pepper natin, paminta. Medyo dadagdagan natin yung paminta kasi masarap sa sisig yung maraming paminta. Konting MSG lang. Siyempre yung mayonnaise natin. Kailangan natin ng mayonnaise. Yung iba utak ng baboy yung ginagamit, pero friendly kailangan yung mga ingredients natin kaya mayonnaise na lang. So, di muna natin ilalagay lahat na mayonnaise natin. Konti lang muna. Haluin nyo lang siya, mga kabutete.
So, okay na yung dami ng mayonnaise na yun. Di na natin siya dadagdagan. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng sili natin. Ah, chop lang natin yung sili natin. Konti lang yung sili natin kasi ang mahal sa palengke. Ang mahal lang kilo ng sili ngayon. Kaya medyo mahal din tong ano pala natin. Biluto natin ngayon dahil sa sili, nagmahal. Pero yung iba naman, pwede nang dilagyan ng sili kung nag-ayon nyo ng maanghang. Pero di sisig yun pagka di maanghang, guys. Kaya mga kabutete, lagyan natin ng sili. Ayan, lalagay lang natin dyan ang sili natin. Lalagay na natin sili natin, haluin lang natin siya. Healthy pulutan din to, ha, mga kabutete. Ngayon, okay na, for plating na lang tayo. So, pe-plating na natin siya. Tapos na natin ang ating mushroom sisig. Titikman natin to at kanina pa ako nagugutom sa ginawa nating mushroom sisig. Tikman natin ang ating ginawa. Ang sarap! Ang sarap na to! Pamalit na pamalit talaga sa karne at saka sarap ang pulutan na to. Pwede iulam. Ang sarap talaga, i-try nyo lang. So guys, wala na ako masabi sa ating niluto. Huwag nyo lang kami kalimutang i-subscribe sa aming channel, Mushroom Kitchen. At kung may mga gusto kayong suggested na gusto namin lutuin para sa inyo, comment down below na lang kayo at susubukan namin ito lutuin para sa inyo. Huwag nyo rin kalimutang i-like at saka i-share itong recipe na ito. Kasi nyo mga kabutete, susunod dati video. Pasensya na sa mga hindi pa nabate, limitadong oras lang kasi ito mga kabutete. Susunod na video, kayo naman ang i-shoutout ko. Kaya ano pa hinihintay natin, lutuin na natin ito.